Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, isang maganda at pinagpalang araw po sa ating lahat guys. Sa ngayon pala guys, ito na yung latest update dito sa ginagawa ko na Hyundai Accent 2016 model. So, ito po guys yung may issue na hindi stable yung kanyang RPM. So, nagtataas ba yung kanyang RPM? May trouble code na P0014, nagmamalfunction yung kanyang DBT system. So kung makita niyo po guys sa nanonood ko ng video nito, napakadumi ng loob ng makina, sobrang kapal ng all sludge. So pag sobrang kapal po guys ng all sludge, so lalo na dito sa kanyang solenoid, DBT solenoid. So ito guys yung kanyang DBT solenoid. Yan. Kung mapansin nyo guys, yan. Yung DBT solenoid niya guys, sobrang barado na ng oil sludge. Yan. Sira na rin na pati guys. So yan. Kung mapansin nyo, butas na yung filter ng DBT solenoid. So palitin na po ito guys. So kung mapansin nyo guys, sobrang kapal ng oil sludge. So hindi agad guys makakatakbo yung diyan yung tamang volume ng langis. So pagka hindi po guys nakatakbo ng nakatakbo yung tamang volume ng langis yan sa BBT solenoid na yan, hindi rin po guys magkakaroon ng tamang volume ng engine oil dito sa kanyang BBT cam gears or BBT camshaft sprocket, mapa exhaust man o intake. So pagka ganun po guys, talagang magluloko yung BBT system at yung andar po ng makina ay magiging erratic idling. So yun po yung dahilan kung bakit nagtatasawa yung RPM or hindi stable. So kung makita nyo guys, naunan ko ng video nito, sobrang kapal nung oil sludge. Sa ibabaw na yan. So ang ginawa ko po yan guys, kinutkot ko po yan guys ng manumano. So, nilinis po natin guys ang manumano yan guys. Yan. Kung mapansin nyo po ngayon guys, malinis na malinis na. So, itong makina ito, 1.4 liter kappa engine. So, yan. Yung kanyang BBT cam gears or BBT cam shift sprocket. Nilinis ko rin po yung loob guys. Yung timing chain or timing components, nilinis ko rin po ng maayos. At lahat po ng oil galleries guys, binugahan ko ng gasolina yan, tsaka hangin. So, siniguro ko po naman sa malinis na para suabe ang takbo ng engine oil sa lahat ng oras sa mga oil passages. So, para mag-function ng maayos itong BBT cam gears at BBT cam, or BBT cam shaft sprocket. So, yun guys. Pagka naka-encounter po kayo ng gagawin trouble, P0014 or nag-malfunction ng BBT system, hindi po guys, obra, pagka makapal po guys yung silipin nyo po sa valve cover, sa takip. Pagka sobrang kapal ng sila sa loob ng makina guys, kailangan linisin nyo po talaga yung loob ng mano-mano. So, yung BBT solenoid, kahit po guys, halimbawa, buo pa itong BBT solenoid nito, pero butas na yung kanyang parang filter yan. Napansin niyo, butas na. Hindi na po yung obra guys. Kailangan palitin na po yan. Kasi pagka umakyat guys yung dumi sa ibabaw na yan, sigurado po magmamalfunction yung BBT solenoid na yan. At magiging dahilan kung magiging dahilan ng yan guys, erratic idling or papalya. So ayan, palitin na po yun guys. So may bago po nito sa BBT solenoid. Ayan. So ayan guys, ito, oil control bulb assembly. Ayan. So ito po yung part number. So ayan po guys, wali ito para sa intake ito guys. Para sa intake BBT cam shaft sprocket. Ayan, ayan po yung kanyang part number.
So yung isa po dito ay sa exhaust. Yan, ito naman para sa exhaust, part number ng exhaust na BBT or exhaust na solenoid oil control valve, or para sa BBT cam shaft sprocket or BBT cam gears na exhaust. So yan, bago po yun guys, kakabitan ko na rin po ng baho kasi butas na yung filter na ano guys, butas na po yung filter ng BBT solenoid ng luma. So kahit halimbawa nagpapangsa pa po yun ng maayos guys, eh pag butas na yung filter, hindi na po magandang ibalikin guys, eh maapektuhan lang yung andar ng makina pag ibalik pa yun guys. So yun guys, yung kapal po ng oil sludge sa loob ng engine ay talagang nakaka-apekto po yun guys sa, ano, sa BBT system. Kung bakit naging erratic idling, nagtataas sa mga RPM, kahit anong engine guys, basta gumagamit na ng BBT system. So pag makapal yung oil sludge, mas better guys na linisan po ng manumano. So tiyagaan lang po yun guys. So make sure na pati yung oil pan or yung suction line ng oil pump kailangan malinisan din po ng maayos. So halimbawa kasi guys, makakapal lang oil sludge sa loob ng engine. So tapos ito ang itsura ng BBT solenoid, sobrang kapal din. Halimbawa magpapaitan po tayo ng ganyan guys, hindi po maganda. Hindi po maganda magpait ng BBT solenoid na hindi linisan yung loob ng makina. So much better na bago magpait ng BBT solenoid na bago, eh kailangan linisan po ng maayos yung loob ng makina, ng mano-mano, para mag-function ng maayos yung BBT system at maging swabe yung andar ng makina. Mapa high speed operation man or normal RPM, so para maging swabe yung andar ng makina. So delikado kasi guys ang makapal lang sa loob ng makina. Pwedeng kumatok po yung makina guys pag hindi po nagapan. So syempre pagka hindi na maganda yung andar guys, hindi na maganda yung andar ng makina, meaning meron ng mga rotationary parts sa loob ng engine na hindi na nalangisan sa tamang oras or kulang na yung volume. So naging nag-create po ng friction yan, at yung friction yan siyempre po may matinding init na nangyari dyan. So doon magsisimula na masira yung mga surface ng mga rotationary parts or movable parts sa loob ng engine. So doon po magsisimula guys na masira yung engine dahil hindi na nalubricate na maayos yung loob ng makina pagka makapal yung oil sludge. So sa mga car owners guys, pag napanood niyo po itong ano, yung video ko, pagka napansin niyo po guys na ano, subukan niyo po na i-check yung valve cover o takip ng yung inlet ng engine oil. So silipin niyo po pagka medyo makapal yung oil sludge sa loob ng makina guys. So dalhin niyo na po sa mahusay na mekaniko. Ang gagawin po guys, kailangan iparestore po yung lubricating system. So paano po gagawin yung guys? Bubuksan yung ibabaw dito sa harapan at yung bottom portion. So kailangan guys, linisan lang mano-mano. Huwag po guys gagamit ng flushing oil pagka medyo makapal na yung oil sludge. So delikado po yan guys, yung flushing oil guys sa oil sludge na makapal na. Bakit? Hindi po guys matutunaw agad basta-basta ng flushing oil yung oil sludge sa loob ng engine. Ang mangyayari po guys, pagka pinasing po yung loob ng makina ng flushing oil na mayroon ng makapal na oil sludge, ang mangyayari po guys, aangat lang po yung oil sludge sa loob ng engine. At pag humangat po yan guys, syempre pag humangat yan, posibleng gumalaw yan or umikot pag umandar na yung engine, yung mga oil sludge na yan, at pwedeng magbara yan guys sa mga oil passages, lalo na sa suction na pipe ng oil pump. At pagka bumara yan guys, yung mga dumi na umangat dahil sa flushing oil, doon po guys madali yung makina, posibleng masira yung bearings, yung crankshaft bearings, at kakatok yung makina guys.
So delikado po ang pagka-flashing, guys. Ang paggamit ng flashing oil, guys, depende sa kapal ng oil sludge para po sa akin, guys. So pag medyo manipis pa, may manipis na manipis, so okay lang po yun, guys, gamit ng flashing oil. Pero pag medyo makapal, eh delikado po yan. Pag makapal po, guys, kailangan mano-mano po yung paglilinis. So may ang tawag po yan, guys, lubricating system, restoration. Linis na mano-mano ng loob ng makina para sure na maiwasan na posibleng pagkasira ng engine. Huwag gagamit basta-basta ng flashing oil. So make sure lang, guys, na pag naglinis tayo, guys, ng mano-mano na linis, kailangan 100%, guys, na kailangan malinis sa malinis. Ayan. Kung makakita niyo na po, guys, kung gano'n ito kadumi dati, eh napakadumi talaga. Pero ayun, yun. Yan naman ako pong linisan, guys. So malinis na po. So yun, kinukot-kot ko lang po yan, guys, mano-mano. Kot-kot lang po mano-mano ang ginagawa ko dyan. So yun, guys, yun po yung kalagaan ng kalagaan din ng lubricating system restoration para maiwasan yung pagkasira ng makina. So sa mga kaibigan po natin na meron sa akin yan, guys, medyo maging aware kayo pagka medyo makapal na yung yung sludge ng makina, much better na paagapan nyo po, palinisin nyo po ng manumano para maiwasan na kumatok yung engine. So yun, konti na lang po ito, guys, konting trabaho lang po ito, matapos na po ito. At i-update ko na lang po kayo, guys, dito sa ginagawa ko na Hyundai Accent 2016 model na ito. May issue na nagtataba yung RPM dahil nagmamalfunction yung BBT system. So, siya nga pala, guys, kung bago po wala kayo sa aking channel, please subscribe my channel, Kiko Mekaniko. At guys, pakipindot nyo na rin po yung notification bell na all para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng iba't ibang trouble ng iba't ibang klase ng sakyan. So, para ma-notify at ma-update din po kayo, guys. Napakalaking bagay po ito, guys, sa mga kaibigan po natin ng mekaniko na gumagawa ng sakyan, sa mga nag-aaral ng automotive, sa mga car owners. At pag napanood niyo po yung video ko, guys, at least magkakaroon kayo ng reference if ever maka-encounter kayo ng ganitong trouble. So sa mga nag-subscribe po, guys, ng aking channel, maraming salamat po. Sa mga hindi po nag-subscribe, sana po pag-subscribe niyo yung aking channel para dadami rin po, guys, yung aking subscriber. Maraming salamat po. Abangan nyo lang po, guys, yung update ko nito dito sa Accent na 2016 model. So, maraming salamat po, guys. God bless.